curfew. Kasi po, particular, yung mga kabataan natin, para po ang ginagawa na lang nila laro, magbabarkadahan, pag nahuli natin sa curfew, kasi ang proseso, pag nakuha ng sa curfew ng pulis, saka ng ating TV men, dadalhin dito, tapos po-forward namin sa MDRR, MO. Eh, may ano po kasi dyan eh, kung mga, yung violators natin ay minors, siyempre, kailangan natin assistance din ng MSWD. The problem naman po, siyempre, ginagawa ito malimit ang curfew gabi, alas 8 onwards. Ito po yung isang katotohanan, medyo mahirap mong magtawag ng MSWD sa gabi. Yes, yes. Alam naman po natin yan. At kung kaya po, siyempre, matitindi yung mga kabataan narito. Dito lang sa amin sa station. Pag pinasa namin sa MDR, magkakaroon ko ng community service. Ang nangyayari ng katawanan pa, para pa nagbabarkadahan lang sila. After the community service, ihahatid natin. Then kinabukasan, ganun din ulit yun. Hindi ko ba? Kasi nga, wala sila kami. Walang monetary consideration. Pero alam din naman namin na siyempre, panahon ng pandemya, kaya naiintindihan din namin yung posisyon dahil siyempre, panahon na nga ng pandemya, magkakaroon pa ng additional burden na mga bayarin. Pero kumbaga po, isa ito sa nakikita namin na po pwedeng makapagpatino eh. Kung meron silang babayaran, baka ito mga magulang magsaway na ng mga nakop na kayo lumabas. Kasi tutubusin pa namin kayo babayaran pa. Kaysa naman po sa ganun na talaga maraming violators and lalo-lalo na yung mga minors na siyempre, ang dami pong itatawakin ng ahensya, may MSWD na hindi naman natin makota. And minsan nga po, may pagkakataon pa na yung mga hindi taga rito, tulad na yung mga taga-Abra, pero sa time na inihatid pa ng MDRR natin, malibasan na i-forward na sa kanila yung noon na yung mga tao nag-forward na, so ihatid pa po nila yung papuntang Abra. And may pagkakataon din dyan na minsan hindi pa ihatid ng MDR, sa amin na natulog yung na violate ng curfew. The problem there is, ito pong tao taga-Abra nga. Eh, kumbaga po, nandun sa amin yun, nakapon sa police station, that is tantamount to arrest, di po ba? Baka ma-arbitrary arrest pa kami pa nagkataon. So, yun po yung mga challenges na nakikita namin sa implementation.